Tambok. Tamsi yan. Pag Hubbard, tamsi. Tambok na siksi. Agree. Ito po yung mga Hobart namin dito. They are going 7 months old na po mga kagri. And ready to breed na po sila. So medyo marami kasi sila sa kabilang coop. So yung iba ay nilipat namin dito. Ayan. Ito yung rooster. Na Hobart, nasa 3 kilos up. Yung timbang niya. Yung ratio nila ngayon is 2, 4, 6, 6 na hen. Tapos dito ay 5. Let no? 5 hen dito. Ayan. Ito yung rooster natin dito. Siya yung hari dito sa tulungan. Sildados. Ayan. Hobart. Pedro Hobart. So, sa gustong mag-alaga ng mga Hobart, ito po ay medyo malaki konti sa mga Rhode Island Red. Kasi binansagan ito silang colored broiler. In just siguro 2 months na lampas ng mga 1 kilo yan sila. So ito breeders namin. Yan, Hobart, Red Bro Hobart. So, bandak. Yan. Maganda dito, maganda din ito mga tagri. Meron kayong extra na mga budget o kulungan dyan. Ang ganda nito alagaan, Red Bro Hobart. Hindi pa kami nakapag, hindi pa namin nasubukan ito na ihawin. So, mga Rhode Island Red, Decalb, tsaka yung mga na dito yung na-try namin ibang heritage. Ito ay, kasi, ang daling na ubos yung stock namin, so ito na lang yung naiwan. So sayang naman pag so siguro sa mga anak nila i-try namin. Pero napaka laki talaga nila. Ang bilis lumaki kumpara sa mga Rhode Island Red. So yung close up natin yung yan. Malaki talaga. So yung rooster medyo yung kulay niya ay mas lighter kaysa sa Rhode Island Red. Saka sa timbang medyo malaki konti yung rooster ng mga Hobart, Red Bro Hobart. Ayan sila. So, kung gusto niyo pong mabilis lumaki yung alaga nyo, kung let's say gusto niyo i-cross ito sa mga native chicken natin, pwede kayong gumamit ng mga Red Bro Hobart na mga rooster. Ayan. For now, wala pa po kaming available kasi ang dali, maubos yung stock namin mga ka-agri. Hopefully, by March or April, meron tayong mga maraming CC nito. So mag-update kami sa page namin, Red Empire Free Range Backyard Farm. So, we will just let you know po pag may
bakante tayo na mga sisiyo, no, for sale. So, ayan sila. So, ready na po itong mga itlog, mga ka-agri. Red Raw Hobart. Ang kaibahan nito sa Rhode Island Red ay ano, in terms of egg production po, mga ka-agri, mas lamang talaga si Rhode Island Red, si Black Australorp, saka si ano, si BPR, compared dito sa mga Hobart. Kasi yung ano, pag malaki yung katawan, mostly pag mga malalaki yung mga manok, mostly ay mahihina yung itlog. Kumpara sa ano, sa mga layer, tatingnan natin yung layer. Yung mga layer, hindi masyadong malaki yung katawan nila, pero ang lalakas yung itlog. So, hindi pwede maliit yung katawan. Ano, hindi pwede malaki yung katawan tapos malakas umitlog. So usually pag malaki yung katawan ng mga manok, yung klase ng manok, na breed ng mga manok, ay hindi gaano ganun karami mangitlog, no? So yan yung ano, diferensya po. Pag malaki yung katawan, mahina umitlog. So hindi naman masyadong like mahina talaga, pero may diferensya talaga in terms of egg production. Kasi itong mga layer, blue and white, siguro in a year, nasa mga 290 to 320 eggs per year yung mapuproduce nila. Yung sa mga Rhode Island Red po, siguro nasa mga ano, mga sa 260 to 290 eggs per year. Yung Hobart is nasa mga 220 siguro to 260. So may diferensya po talaga sa dami ng egg production nila. So ayan. So ito, Madredi Agua. And ito yung lugar namin, mga kagod. So ayan po, update po sa mga stocks natin dito. Medyo kunti lang yung manok natin dito ngayon, mga ka-agri. Kasi yun nga, yung sabi ko sa previous vlogs ko, dinidispose ko yung mga breeders namin at pinapalitan namin ng mga bago pag every year po. So meron din kaming mga stocks na parating po ngayong April. Yun yung mga ano, mga direct import ng mga Rhode Island Red sa Kabita. Ito po ay mga bliss, no? Isa sa pinakamasarap na ano, producer na karne ng mga manok. Bliss. Yan. Na so iba yung color ng paa ng mga layer tsaka sa breeze, medyo grayish ang paa nila. Ayan, kumpara sa mga layer, yung layer is white, yellow po yung mga shank nila. Ayan yung mga paa nila sa mga breeze. Yung color tsaka yung tapay nila is ano, almost the same white color, and then kaso mas malaki yung katawan ng mga breeds kumpara sa layer, Lowman White. Sa itlog naman po ay talo po itong breeds sa egg production po. Napaka bilis po mga itlog. Napakarami po mga itlog yung mga Lowman White, no? Yung mga layer. So yung color ng mga itlog nila, mga kagri, ay medyo ano, hindi masyadong brown kumpara sa ano, kumpara sa mga decalb tsaka sa ano, sa Rhode Island Red. So mamaya papakita ko po yung color ng mga itlog nito, ng mga breeze. Ayan. So ito, mga growing 4 months old na mga Rhode Island Red. Ayan.
Doon meron tayong mga extra dito na mga Rhode Island Red. Tsaka Bicol, maraming Bicol doon. Ayan. So ito yung river natin, cruising area. So walang laman for now. Pinapahinga po namin. So siguro next month puno to. Ayan, ito yung update natin ngayon. So dapat malinis yung area. Medyo matagal-tagal na rin walang ulan dito ngayon. Nasa more than 2 weeks na po. Kaya napaka no dry ng ano, ng lupa. Yan yung decal natin na rooster, 6 months old decal rooster. So available po yan mga ka-agri. Sa gustong bumili ng decal rooster, meron tayo. So ito yung area namin. Ayan, dito ako nagtitrain ng aso kasi isa din akong dog trainer. So pinapahinga rin namin yung area namin. Yung nung December ay hindi kami tumatanggap ng mga estudyante. So next week po ay ano, mag-umpisa na po yung operation namin. So merong maraming estudyante na nakaabang po. So next week medyo mabisi tayo, mabisi konti. So ganun naman talaga yung ano, yung buhay natin. Minsan busy, tsaka minsan nakaka-relax naman. So ayan, ayan nga pala yung incubator natin mga ka-agri. 1,200 yung capacity niya. Ito ay hatcher. Ito po ay setter po. So hindi pa po nag-operate. So next week banat na, start na to. Mag-operate na to next week. So extra na mga boxes para pag may mga ano, mga buyer, meron tayong box agad. Ito yung ito nga pala yung ano, ka-agri, color ng itlog sa mga ano, ng mga breeze. Ayan. So malaki din. Nasa large yung ano, yung size. Ito yung sa Hobart. Ayan. Ito yung color sa ng itlog ng mga Hobart. At ayan po yung Rhode Island Red. Ito po yung color sa mga Rhode Island Red na eggs. Ayan. So ano pa? So maliit lang tong area namin mga ka-agri. Always ko pong sinasabi sa mga vlog natin, sa video natin, na nasa mga 150 to 200 square meter lang po yung area natin dito sa Manukan. Yan. Apat na tulungan dito na site sa mga breeder, tatlo doon. Meron tayong brooding area na may apat na boxes. So siguro itong box na to ay kasya dito yung 50. Saka 50 dito, kasya yung 80. Kasi medyo malaki to dito banda. Yeah. Tapos growing pen, meron tayong extra na mga growing pen. So pag ano, depende kasi pag anong edad, kasi ano, sinusort namin yung mga sizes nila. So kung medyo maliit na mga sisiu, dito namin nilalagay. Yung medyo malaki-laki, dyan namin nilalagay. Meron din kami mga extra na mga cages dito. So dalawa yung extra dito, saka meron din extra doon. So importante po talaga mga ka-agri na marami tayong extra na mga pulungan po para hindi po ma-overcrowded yung ano,
yung area natin. Kasi doon nagsisimula yung mga sakit-sakit. So dito, growing pain, marami tayong Rhode Island Red na mga available. Mga 2 months old. Almost 3 months old na mga Rhode Island Red po. Available po sila mga ka-agri. So marami tayong for sale dito. Yun, ayan. Woo! Mabas. Ayan. So Madrid de Agua. Napaka-importante ito mga ka-agri. Rich in protein po Madrid de Agua. So yung kinukuha namin pag nagpapakain kami sa mga manok namin, hindi namin ito pinuputol kasi may mga clients tayo, mga customer tayo na humihingi po ng sanga ng Madrid de Agua. So binibigyan po namin mga ka-agri, no? So yung kinukuha namin is dahon lang po. Dahon kagaya nito dito, hanap tayo ng pag ito. Ayan. Kasi ito magiging sanga ito. So hindi namin pinuputol, dito namin pinuputol. Ayan, kinukuha namin 'yan. So itong dahon na to. So para naman po pag may humihingi ng mga kaibigan natin, so makapagbigay po tayo ng mga sanga ng mga Madrid de Agua para naman po makatulong tayo sa farm nila. So yan ay hospital. Pag may mga tingin namin na may sakit ng mga manok, dyan namin nilalagay. So may tingnan natin dito, may laman. May isa. So yan. Hobart. O yan. May sakit. So ginagamot namin yan mga ka-agri. So yung gamot na ginamit namin yun sa Primoxyl capsule. So ayan mga ka-agri, ito yung area namin na puno ng yung tawag dito sa Tagalog, Manzanitas, ito sa Bisaya, sa amin. Para naman po ay araw na walang ulan dito sa Davao del Sur. So titingnan nyo yung lupa, yung damo namin ay medyo namatay dyan. Ayan. So ito yung extra kulungan na naman dito. Ay meron tayong mga importante, mga tarpaulin. Ano? Visitor, stop. So, gagawin ko lang yung mga bisita natin as much as possible para iwas sa mga sakit. So, ayan. So, thanks for watching mga ka-agri. Kita-kita tayo sa next video. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe kayo and hit nyo na rin yung notification bell. Maraming salamat at magandang araw po. God bless. Happy farming.